Katuwang ang Department of Education Schools Division ng Lalawigan ng Bataan, isinagawa ang Campus Peace Education Forum na nilahukan ng School Supreme Student Government sa isang leadership training sa Lalawigan. Layunin nitong imulat at bigyang kaalaman ang mga kabataan kaugnay sa nilalaman na programa ng NTF-ELCAC. Sa eksklusibong panayam ng SMNI News North Central Luzon kay KK.E spokesperson Franz Liam Arabia, patuloy aniya ang pagsasagawa ng mga programa ng pamahalaan para sa mga kabataan upang imulat ang mga ito na hindi nila kalaban ang gobyerno. Sa ginanap na Campus Peace and Development Forum ng Armed Forces of the Philippines ay nakasama din natin ang sa Akin Cluster headed by NICA upang ipaalam sa mga estudyante naman ng Pampanga na they need to be continuously engaged with the programs of the government na hindi nila kalaban ng gobyerno. Sa kabilang banda, naniniwala si Arabia na sa pamamagitan ng pagpapatupad sa mga programa ng pamahalaan gaya ng NTF-ELCAC at anti-terror law ay mas mabibigyan ng kaalaman at mailalayo ang mga mamamayan mula sa mga panluloko at panlilinlang na isinasagawa ng makakaliwang grupo. Tinawag naman na hipokrito ni Arabia ang mga taong hindi naniniwala na ang grupong Anak Bayan ay prente lamang ng Communist Party of the Philippines and National Democratic Front, New People's Army o CPP-NPA-NDF. Nakakita tayo ng tunay ng paghina, nakakita na tayo ng paghina sa kanilang hanay dahil yung mga yan ay totally devastated and frustrated na dahil talagang informed na ang mamamayang Pilipino. Hipokrito at hunghang na lamang ang mga hindi naniniwala na ang Anak Bayan ay bahagi ng CPP-NPA. Kaugnay nito, pinabulaanan din ni Arabia ang ginawang paninira ng grupong Anak Bayan Bataan kaugnay sa patutsada ng mga ito sa naging pamamahala ng Administrasyong Duterte at Bataan Governor Abet Garcia sa Lalawigan. Yes, the government may probably not perfect, pero what the Anak Bayan is saying is far beyond from the real situation of our province. Sinabi nila na pinakamababa daw ang pondong nakuha ng aming Lalawigan sa administrasyon ni Pangulong Duterte at tila naging pabaya daw ang aming mahal na gobernador. No, it's not. The governor has been very able to do his best during the pandemic. Sa katunayan anya, nakapagpatayo ang lokal na pamahalaan ng COVID facility at mas pinaigting ang publiko serbisyo. Amidst the COVID-19 ay nakapagpatayo po ang Lalawigan ng Bataan ng isang napakalaking COVID care facility. Next fund po natin yung number ng beds, ng equipment sa Bataan Provincial Hospital, sa Maribelas District Hospital, at pinaigting po yung mga serbisyong pampubliko sa napakaraming barangay sa aming Lalawigan. Matatandaan na ilang beses nang isiniwalat ng mga kadre ng CPP-NPA-NDF na layunin lamang ng rebeldeng komunistang grupo na siraan at pabagsakin ang pamahalaan. Ito si Kyra Gaspe para sa North Central Luzon News Media.